What is up, mga kanegro? So, what is up, mga kanegro? What is up, mga kanegro? And what is up, mga kanegro? 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 And what is up, mga kanegro? Welcome to Rexcapade Year 2! Okay, so before the lockdown, yan, excited ako dumating tong araw na to, tong May 12. Dahil sa dami ng plans na para sana dito sa anniversary vlog ko. Yun, so dahil sa lockdown, yan, nasira na naman ang plano natin. So, team bahay na naman tayo. So, yan, so dahil sa lockdown na to, so ang dami nasira plano, yung birthday, yung anniversary vlog, mga travel vlogs, ang dami na cancel. Pero, but anyway, at least safe tayo, mga kanegro. Anyway, mga kanegro, so exactly today, May 12, yan, nag-upload ako ng aking kauna-unang travel vlog, yung Britannia Islets, yan. Na mukha pa akong tanga, na nahihiya pa ako magsalita. Yan, sa kung saan naman, unang video na upload ko, nagkaroon agad ako ng copyright claim, okay? So, pag sinabing copyright claim, so, hindi naman siya masama sa channel mo. So, ang nangyari lang is, nag-react lang yung may-ari ng music. So, kung gusto niya, maghati kayo sa revenue. Okay? So, yun. First video ko yun. So, first copyright claim agad. Yan. And para sa anniversary vlog ko na to, so, sagutin natin yung mga frequently asked question about sa mga nagbablog. So, unang laging tanong sa akin is, ano ba yung camerang ginagamit ko pang vlog? Ginagamit ko pang vlogs, simula pa nung una akong nag-vlog is yung GoPro. Okay, so ang gamit kong GoPro is GoPro 7 Black. GoPro 7 Black, yan. Yan, so ito yung gamit ko since nung first time ako nag-vlog nung May 2019, yan. So bakit GoPro yung ginagamit ko? Kasi siyempre, yung vlog is, yung contents ko is more on travel vlog, yan. So, madalas nasa beach ako, so more on tubig, yan. So, para kahit nasa tubig, pwede siyang gamitin, pwede siyang underwater, kahit mabasa man siya, or kung bumagsak man, yan. Kasi ano siya action camera, so mas okay siyang gamitin. Yan, so meron na rin siyang so hindi na ako gumagamit ng mic dito, so meron na rin siyang, maganda na rin yung mic niya dun sa loob, kaya maganda na rin yung feedback ng sounds dun sa may mga videos. And kung napapasin nyo naman yung mga videos ko, yun, walang mic yun. So, clean GoPro lang. So, ang problema lang dito is hindi ko nakikita yung sarili ko kapag nagbablog. Yan. So, kung ano na yung mga na-vlog ko, kung ano na na-record ko, yun na yun. Kung naman itsura ko dun, yun na yun. So, before ako mag-GoPro 7 Black, yan, kung napapansin nyo yung mga ina-upload kong videos na puro montage lang, yan. So ang gamit ko doon is yung before pa is GoPro 4, yan. Kasi before pa na hindi pa ako nagba-vlog, lahat ng travel vlogs ko talaga binivideo ko talaga, yan. So nagkataon lang na gustuhan ko mag-vlog, kaya na-upload ko siya ngayon, yan. And meron din tayo mga tripods, yan. So meron pa ako isang mahabang tripods na ginagamit ko. So kinoconnect ko siya dito para mas mataas yung pinaka niya. So meron din akong light. Yan, so ito nabili ko lang to sa Lazada. Mga lang to, 350. Yan, 350 lang siya. 350 lang siya, yan. Kasi may dalawang types ito, yung isa yung rechargeable, yung isa the battery. So yung nabili ko is the battery lang. So hindi ko alam na meron pa lang. Hindi ko alam na the battery lang siya. Yan, so double A the battery. Yan. So ang pangit lang dito is mabilis na makaubos ng battery. So kailangan rechargeable batteries din yung gamit. Then meron din kayong charger. So, syempre, extra batteries. So, meron ako dito tatlong extra batteries. Then, multiple charger din for, battery ng GoPro. At, syempre, hindi mawawala yung memory card. So, meron ako dalawang memory cards. So, dalawang micro SD. Isang 64GB, tsaka isang 32GB, yan. So, syempre, more on travel vlogs tayo. Lahat ng nakikita ng mata natin is naka-record yan. So, kailangan natin ng maraming memory card. Yan, so yan yung mga ginagamit ko before nung mga nauna ako nag-vlog. Pero since nung nag-lockdown, yan, simula nung vlog ko nung
ng mga ayuda ng barangayan. So, cellphone na yung ginagamit ko. So, ang gamit kong cellphone is Huawei Y9S. Yan, tapos, then, nagkaroon na rin tayo ng mic. So, ang gamit kong mic is yung ano, yung Boya na cellphone microphone. Yan. So, ito. So, ito yung gamit kong mic. Ang brand to is Boya. Yan. So, nag-start lang gumamit nito. Tsaka nung cellphone for vlogging is simula nung vlog ko nung ayuda. Yan. Yung mga vlog ko nung yung mga ECQ series na vlog ko. Okay. So, isa rin sa natatanong sa akin about vlogging is ano yung ginagamit kong editor. Okay. So, ang gamit kong editor is yung ano, Adobe Premiere. Yan. So, dyan ako nag-e-edit. So, meron lang nagturo sa akin for the tutorials ng mga editing ng videos. Yan. So, kaya, then ako rin yung nag-edit ng sarili kong mga videos na ina-upload ko sa YouTube. So, lahat na napapanood nyo is ako yung nag-edit nyan. So, nagpapaturo lang ako. Meron lang nagtuturo sa akin. Mamaya, babanggitin natin kung sino yung nagtuturo. Yan. Ako yung nag-edit. Ako yung nag-apply ng mga tinuturo niya. And, tsaka ako ina-upload sa YouTube. Okay. So, may nagtatanong din, what's next after 1 year ng vlogging? Okay. So, syempre, ano ba yung mga expect pa after this year, after tong video na to? So, syempre, expect more travel vlogs pa. Yan tulad niya, so, tatlong travel vlogs yung na-cancel sa akin for this lockdown. Yan, so, na-cancel yung aking Antique Rojas and Antique Rojas, tsaka Iloilo. Yan. So, yun, i-rebook na lang natin yung for ano. So, syempre, aside sa travel vlogs, yan, mag-insert tayo ng mga challenges, yan, mga family, sa aming mga family relatives and mga friends. Then, hindi kasi ako fan ng ano, hindi ako fan ng mga prank, yan. Pero, syempre, magta-try tayo ng mga simple prank lang, yung mga madali lang na, yanong prank. Yung, ewan ko, hindi talaga ako fan ng prank, yan. Pero, syempre, itatry natin for the sake of vlog, yung mga madadaling prank lang yan. So, para may mga ibang mapanood naman kayo aside sa mga travel vlogs. Aside sa mga travel vlogs natin. Okay. Ayan. So, ano pa yung mga magiging bago sa channel ko? Yan. So, starting itong video na to. Yan. So, magkakaroon tayo ng segment na shoutout. Yan. So, magkakaroon tayo ng mga shoutout every video na ilalabas natin. So, paano mangyayari nun? So, mag-comment lang kayo sa mga videos na ina-upload ko. Then, doon tayo pipili ako ng tatlo. So, mag-draw lots tayo. Kasi hindi nabunot na tatlong 4 shoutouts. Yun yung mas-shoutout natin for the next video na. Okay, so for example, itong video na to, yan. So, comment down below kung gusto niyo magpa-shoutout. Then, pipili tayo ng tatlo doon para may shoutout natin for the next video na lalabas. Yan. So, ilagay nyo lang doon yung shoutout nyo. Then, kung sino yung mga gusto nyo batiin or anong gusto nyo pasabi. Yan. So, comment down below lang doon sa baba. Yan. So, comment nyo lang doon kung gusto nyo magpa-shoutout. Ayan. So, bago matapos tong video na to, gusto ko lang gamitin tong opportunity na to para magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. So, meron na ako, as of now, 1 year, meron na ako 1,950 subscribers. Yan. So, maraming salamat din sa mga magsusubscribe pa lang. Yan, maraming salamat. Then, sa mga patuloy na nanonood ng mga videos ko, yan. So, maraming salamat. So, sana mas madagdagan pa yung mga subscribers natin dyan. So, mga kanegro, sana dumami pa tayo habang tumatagal. Okay, for the segment ng shoutout. So, simulan na natin ngayon yan. Yan. So, magkakaroon tayo ng tatlong shoutout. Shoutout! So, number one, shoutout kay Vincent Roy Onagan. Yan. So, or si Binoy. Yan. Pinsan ko yan. So, siya yung nagtuturo sa akin mag-edit ng videos. Siya yung nagtuturo sa akin ng mga techniques, ng mga transitions. Yan. So, siya rin yung nagturo sa akin kung paano magawa yung bago kong intro kanina na napanood nyo, yan. Pero ako pa rin yung nag-edit, yan. Tinuruan niya na ako ng mga techniques, yan. Then, ito ay nakikita niyo yung bago kong watermark, yan. Siya yung gumawa niyan. Okay, so, thank you, Noibi. So, kung gusto niyo makita yung mga works ni Binoy, so, kung gaano siya kagaling mag-edit ng pictures and videos, yan. So, follow niyo lang itong page niya sa FB. Yan, so, dyan niyo makikita yung mga pictures ng mga
ng mga ano niya, mga trabaho niya for editing ng pictures. Okay, next shoutout is for shoutout to George Almonte and Almonte family of Bayambang, Pangasinan. Yan. So, yan. Simula pa lang kasi nagpapa-shoutout na siya first video ko pa lang nun. So, hindi pa ako nag-shoutout nun. So, yan. So, shoutout kay George Almonte and Almonte family of Bayambang, Pangasinan. Thank you for watching my videos. And, syempre, so, third shoutout. So, thank you to my family, to Albelda family and Onagan family for continue watching my videos. Yan, for supporting my vlogs, so mga cousins. Yan, so, lahat ng cousins, yan. Dahil, lagi nilang pinapanood yung mga videos ko. Yan, kahit pinopersa ko na silang panoorin yung mga videos ko. And then, my family na lagi nag-share ng mga videos ko sa mga FB nila. Yan, shoutout sa inyo. And that's all for today mga kanegro. So don't forget to like this video kung nagustuhan nyo itong video na to. And comment down below kung ano yung mga suggestions nyo pa na pwede natin gawin. And mga for shoutouts for the next video. Okay, so see you on my next Rexcapade.